kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Mindanao, pangalawa sa pinakamalaking isla na matatagpuan sa Pilipinas. Sunod lamang ito sa Luzon. Pero ang lugar na ito ang pinakapinroblema ng gobyerno simulang magkaroon ng mga grupong umaklas laban sa pamahalaan. Simula noong dekada 70 sa pamumuno ni Normisuari at sinunda ni Hashim Salamat, maliban pa sa maliliit na mga grupo na nagsisulputan kahit wala namang ipinaglalaban, kundi pera-pera lang talaga ang kanilang pakay. Naging madugo ang labanan sa lupang pangako dahil sa pinaglalaban ng bawat panig. Gusto ng mga Moro noon na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at magkaroon ng sarili nilang gobyerno at walang makikialam sa kanila kung paano nila hahawakan at patatakbuhin ang kanilang nasasakupan, bagay na hindi matanggap ng pamahalaan dahil para sa kanila, ang Pilipinas ay iisa. Sa pagdaan ng panahon ay tila natanggap na rin ng mga Moro na hindi na nila kailangang maghiwalay pa basta't pakinggan lamang at ibigay ang ilang mga hingi nila na siya namang pinagbigyan ng pamahalaan, hanggang sa nagkaroon na ng kasunduan ang dalawang panig at nag-offer pa ang pamahalaan ng amnistiya sa mga miyembro ng MI at iba pang nagrebelde noon na magbalik loob sa panig ng gobyerno. Isurrender ang kanilang mga armas at mabibigyan sila ng perang magagamit nila para panimula sa kanilang pagbabagong buhay. 100,000 piso ang offer ng pamahalaan sa kanila. At isa sa mga nag-aasikaso nito ay ang Presidential Peace Advisor na si Retired General Carlito Galvez Jr. Si Galvez ay isang makukonsiderang bayani noong kasagsagan ng bakbakan sa Marawi dahil siya lang naman ang commander ng Western Mindanao Command noong mga panahong yun. Panoore ng mga birada ni Senador Rafi Tulfo kaugnay sa aligasyong may korupsyon sa nangyayaring disbursement ng tigwa 100,000 pesos na reward sa mga surrenderies. Hindi, ilan po yung nag-surrender na nabigyan ng 100,000 each? 26,132. Ilan po yung baril? We have 4,625. So, 26,000 ang nabigyan ng 100,000 each at ang kapalit ay 4,000 na baril. Hindi ho ba kayo nag-conduct na investigation bakit ganito kalaki ang discrepancy? At ano po naging result ng inyong investigation? At meron ho bang nanagot? Meron ho bang nasibak? Sir, actually, sir, that's our demand to the implementing panel, considering that as we said, we have a security judge. Sorry, sir. Sorry. Ang tanong ko po, nag-conduct na ho ba kayo ng investigation? Kasi ang laking pera po dito and discrepancy, 26 versus 4,000. We're talking about the hundreds of millions na dito siguro. Sir, we investigated the documents of our agreement and we have not seen any document that... Kaya nga po, yung nag-disburse na nagbigay ng pera, 100,000 each surrender na umabot ng 26,000, sino po yun? Sino-sino yun? Kasi ang gagawin nyo lang po, 26,000, 100,000 each, 2.6 billion. Tapos 4,000 lang yung baril na, di ba kapalit yan baril, di ba? So, sino ho yung namigay ng pera, nag-abot ng pera, nag-process ng mga surrender? It was the DSWD who processed, but the IDB... No, it not be the DSWD. Dapat kayo po sa military, para kayo po nagbe-bet to make sure na ito'y talagang surrender. Di ba? Bago nyo sana bigyan ng pera, nasaan yung baril? Pera kapalit ng baril, 100,000 po itong pinag-usapan natin, hindi po ito 1,000. Based on the agreement, Your Honors, we have commissioned the International Decommissioning Body, including the Armed Forces of the Philippines. Kaya nga po, sino nga po itong members, itong mga membro ng body? Ulitin ko po ang tanong ko, huwag na po tayo magpaikot-ikot, sir. Pag binigyan sila ng 100,000 ng DSWD, dapat may kapalit siya na baril. Tama? This is not the end of the... Hindi sir, ganun dapat talaga, di ba? Dapat mag-match. Ba't ka magsusurrender kung wala ka namang baril? Eh kung magawa-gawa lang ng istorya na ako ay MILF. Your Honor, we are implementing the peace agreement. The peace agreement does not specify
Then, sir, ba't kayo pumayag? Then, huwag nyo sana i-release yung 100,000. Diba, sir? Ganun lang kasimple. Hindi nyo sana i-release yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi, kung hindi natin implement yung ganung klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ah, ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukohan po tayo. Sino-sinong involved sa corruption? May corruption dito, whether you like it or not. Meron po, ang laking discrepancy. Pinupunto ng senador na si Raffy Tulfo na merong nangyayaring korupsyon sa perang ibinibigay ng mga surrenderist dahil sa hindi umano tumutugma ang bilang ng mga nagbalik loob sa pamahalaan sa bilang ng mga baril na kanilang ibinalik. Bilang isang PMAer na may prinsipyo at nagbuwis ng buhay para sa bayan, ay tila na insulto si General Galvez at hindi napigilang umalma sa pahayag ng senador. Your Honor, I could proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is meron pong mga tao diyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, pag nagsabi ka, ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only... Sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, sa kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, sir, very clear ng discrepancy. Dahil kung hindi po, kung hindi po talaga, kung wala po talagang corruption dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch. At saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa, pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Your Honors, kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there, we are validating all the... Then prove to us na walang korupsyon, then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kong sinabi ko rito. Your Honor... Mag-apologize pa ako sa'yo, pero unless hindi mo paliwanag, then I'll stand by what I said, may korupsyon. Medyo nagulat pa ang general nang sinabihan siya ng senador na ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng salitang combatant sa military. You're in the military, right? Define combatant. Define combatant. Combatant can be the actual individuals. Yes. Holding the firearms. Holding firearms. So, ibig sabihin, meron siyang firearms. Yes. Your definition, galing sa'yo, your definition of combatant is someone holding a firearm. Yes. So, where is that firearm sir, ng combatant na sumurender na binigyan 100,000? Dapat magmamatch yan. Galing na mismo sa'yo, combatant is the one holding the firearm. Where are the firearms? Sir, ito yung natin sa... Last na sir, ano? Tsaka isa pa, sir, hindi ka ba nabulabog dito? 26,000 surrenderies na bigyan ng 100,000 umabot ng 2.6 billion and 4,000 lang firearms. Kasi kung ako, sir, sorry, I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako, sir, mababahala na ako. Kung ako, talagang hell break loose. Sir, I have said earlier that the decommissioning of combatants have many process, including the commissioning plus the SLW and also the DPAGs. DPAGs are the one in charge on those firearms that we considered as loose that had been given to the MILF and the MNLF. Those firearms that are personally owned, it will have a different program, and we believe. Ah, so ang sinasabi niyo, sir, okay, nabanggit ang kanina personal. So may pupuntang combatant, may baril ako. Ah, hindi ko surrender to kasi personal ko to.
ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na baril. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. Tulad sinabi kanina ni ano ni Ma'am Raisa. O simpleng baril. So, sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 to 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay mga, may mga baril pero hindi sinurrender sapagkat personal use nila. O ba't tayo pumayag, sir? Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro, na kung bakit ganito ang discrepancy, then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here, na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. May punto ang senador kung bakit siya nagtatanong at nagdududa na meron ngang korupsyong nangyayari sa perang nire-release ng gobyerno sa mga surrenderees dahil may basihan siya. Base sa record na hawak niya na hindi tumutugma. Pero ang hindi lang siguro maganda ay ang nakaugalian na ng senador kung paano bumanat sa kanyang mga inaakusahan. Bagay na hindi madaling tanggapin ng general dahil nga sa may prinsipyo at sa kung paano sila sinanay sa loob ng PMA kung saan ang katapatan at pagmamahal sa bayan ang palaging nauuna. Sana sa susunod na hearing ay makakapag-produce na ang dating general ng katibayan na wala talagang korupsyong nangyari. Ayon sa resulta ng 2023 Corruption Perception Index of Transparency International, ang Pilipinas ay nasa pang 115 na pwesto sa 180 mga nasyon na makukonsiderang may korap na pamahalaan. 34 out of 100 ang score ng Pilipinas. Hindi na nga katakataka ito dahil kailan lang ba hindi napabalita na walang nangyayaring korupsyon sa ating bansa? Halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay meron talagang kasaysayan ng korupsyon. Kaya hanggat nangyayari ito sa ating bansa ay mahirap ng umasa na aasenso pa ang kalagayan ng mamamayan sa pangkalahatan. Ikaw, naniniwala ka bang maraming korap sa gobyerno ng Pilipinas? I will show proof, sir. Susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.